Minsan, naiisip ko, sarap maging bata, no? Walang inaalala, walang mabigat na responsibilidad, walang mabigat na tanong sa isip. Simple lang yung buhay para sa kanila. Pero sa ating nakatatanda na, dami-daming alalahanin. At ang isang bagay na hindi natin matatakasan, kahit paano mo pa ito iwasan, no? Ano nga ba yung kabuluhan ng buhay natin? Hindi naman natin ito iniisip araw-araw, pero pag hinarap ka ng tanong na ito, ang hirap sagutin. Ang iba siguro sa atin, binuhos ang buong buhay sa hanap buhay, sa pagkita ng pera. Meron siguro dito na gayto ang ginawa, pero nabigo. At ngayon may edad na at hindi yumaman, ay pakiramdam mo ay isa kang malaking talunan. May iba naman dito na naging napakayaman, pero sa dami ng kanilang pera, mailap pa rin ang satisfaction sa buhay. Ang iba naman sa atin, binuhos ang buhay sa pamilya. Nakakabit ang pagkatao at reputasyon sa kinabukasan ng mga anak. Ang iba marahil naging matagumpay. Nakapagtapos sa mga anak, may magandang mga trabaho na, may sense of satisfaction tayo bilang mga magulang. Pero may iba siguro, matapos ibuhos ang buhay sa pamilya, hindi pa rin mapigilan na mabuwag at masira ang mga relasyon. At ang masakit na tanong ng mga taong hindi tagumpay sa buhay ay ito. Ito na ba talaga ang buhay? Parang walang kabuluhan ang lahat ng ginawa, ang mga oras na itinaya, ang lahat ng sakripisyo na ibinigay. Kaya sa palagay ko, mahalaga para sa atin na malaman ano ba talaga ang kabuluhan ng buhay. Ganito ang napagmuni-muni ni Solomon sa kanyang pagtanda bilang isa sa pinaka-successful na hari sa Israel na sinulat niya sa Biblia. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. The end of the matter, ang punot dulo ng buhay ay hindi pagiging mayaman o pagpalawak ng impluwensya o pagiging sikat, maging ang pagbuo ng successful na pamilya. Ang punot dulo ng buhay ay simple lang, the fear of God o ang banal na takot sa Diyos, and to keep His commandments o ang pagsunod sa kanyang kalooban ayon sa kanyang salita. Ang kabuluhan ng buhay ay isang buhay na nakapailalim sa paghahari ng Diyos. Katulad dito ng imbitasyon sa atin ni Jesus sa Gospels na the kingdom of God has come. At dahil napatunayan niya sa kanyang pagkabuhay na muli na siya nga ang Mesiyas at ang hari ng mga hari, kung susundin natin si Jesus, tayo rin ay bahagi ng paghahari ng Diyos. Pray tayo. Lord Jesus, gusto ko po ng isang makabuluhan na buhay. Gusto kong maging bahagi ng iyong kaharian. Tulungan mo ako na ipagkatiwala ang buhay ko sa iyo. Turuan mo akong sumunod sa lahat ng utos mo para sa iyong kapurihan at kadakilaan. Ito ang aking dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung kayo po ay nakiisa sa panalangin na ito, mag-iwan po kayo ng comment at makipag-ugnayan po kami sa inyo.